And here are the pros. Richard Del Rosario. Jason Webb. And Mico Halili. Welcome to the Bro Show. We are back. Wow. Yeah. After, what was it, 3 weeks? Actually, yo, parang back to back to back to back. Ang yabang! Grabe! Ay, iba na naman t-shirt ko. Konting ano, konting ano. Konting humility naman dyan, oh. Iba na naman ang t-shirt ko. Ano ba yan? Kasi ba ito, collection na to, ah. Ay, Diyos ko naman, nakakaya naman, oh. Okay, before you talk about yourself, okay? Before you talk about yourself, we'd like to welcome everyone back to the Bro Show. We miss all of you. Talagang sobrang miss namin kayo. I mean, yes, especially yes. Lahat ng mga nagtitweet asking, Bro, kailan ba babalik yung Bro Show? Again, we just had to take care of some stuff while we were away. So busy eh. Oh, medyo na lang. Naging busy lang yung mga bro. I was away for a week. Yes. I want to thank the great people of Nike for sending all of us to Washington, D.C. and Brooklyn. That was a great trip. Grabe. And then while that was happening, my two bros yes. were busy winning a PBA championship. Yes. Grabe. Grabe. Grabe naman yan. Nasandali. Mm. Eh bakit two bros sabi mo eh ako lang nandito? No, actually because this is again, we want to make sure, we want to inform everyone, this is our pre-champs night. Yes. Hindi pa tayo actual champs night. Oh, not yet. Kasi ang hirap paghilapin ngayon na yung mga players and yung coaches yung because syempre kailangan rin ng sabik sa break. Yeah, oh. Suka-suka na kayo sa isa't isa. Oh, so you know, we will schedule a grand champs night, but ito yung parang patikim pa lang muna. Yeah, so pre-champs night, okay? Pre-champs night. But we still want to make it special. Yes. So we actually have Jason live via remote. We sent our OB van. Okay. Over at the Araneta Coliseum. Araneta. He's still there. Hanggang ngayon so reporting live from the dugout of San Mig Coffee is our bro Jason Webb. Jason? Pa? Jason? 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 Hoy. Jason. Jason! Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Sige, papa. Ay, nako. This is live. This is live footage. From hindi yan. Yan. Live footage yan. Wow, talaga? Sobrang tuwa naman ni Jason hanggang ngayon, lasing pa. Ano ba, Jay? Hindi ka ba sanay? Ayun nga pala, bago. Sige, maybe sa second segment, when we check with Jason, baka mamaya may mas-masana ng konti ito. Baka gising na. Biruin mo, nag-UAAP na dyan. Nagsabong na yata dyan. Tulog pa rin. Hanggang ngayon. May mga player nang gumamit nun eh. Yun lang ay. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Hindi pa rin niya mapakawal. Alak ko, grabe. Well, sabagay talaga. Can you blame Jason? Biruin mo ba? Wala pang 1 month. Ano, since he joined us? May tawag dyan. Ano? Opportunista. Tawag dyan. Grabe. Ibang klase, no? Wala pang 1 month. Tapos, woo! Ando na siya. Kasama siya sa Grand Slam. Bang klase. But was he a big help? Oh, yeah. How did he help? He gave us fresh eyes. Yung kasi yun yung term ni Coach Tim. Yes, fresh eyes. Fresh eyes. Kasi laging, you know, kami every time, baka pare-pareho lang nakikita namin, you know, yung mga ideas namin all the same. So, Jason coming from the TV panel, outsider looking in, talagang he had fresh ideas. Probably mga hindi namin masyado nakikita, so na-notice namin. So, okay yung mga contributions. Actually, I was able to talk to Coach Tim. And yeah. Sabi nga ni Coach Tim, you know, with Jason, he was saying something new. Kasi pag kayo daw tinatanong niya, sasabihin niya,
Chart. Chart. Johnny. Yeah. Johnny. Yeah. Mon. Yes, mm-hmm. What do you guys think about my game plan? Okay. And kayo, lagi nyo sinasabi for the last, what, 2-3 years? Yes. That's right. Oh. Ganun. Oh. Chart, what do you think of my game plan? That's right. That's right. That's right. Yeah. Okay. Pag si Jason tinanong, Jason, what do you think of my game plan? It's perfect. Kaya gusto niya si Jason eh. Grabe. It's perfect. Wala, no? Ganyan, no? Sip-sip. Grabe. Pero, can you blame him? Yung kakaganon niya, oh. Ayun siya, kasama siya. Wait, sadali. What? Gising na. Sige, let's check back. Jason Webb live from the Araneta Coliseum to report from the Big Dome. Jason? Tulog pa rin. Dali, sadali. Hey! Dali. Tulog ba yan o buhok patay na? Hindi gumagalaw eh. Grabe. Hindi ka naman mamati eh. Ang hawak, San Mig Light, tsaka Antunog eh. Ibang klase. Ito baka nanakawa na yan dyan ha. Ibang klase. Jay, okay lang yan. Masasanay ka din. I'm sure when we get to our second and third segment, gising na yan. Uh-oh. And we'll be ready to give his live report. Pakitawagan nga natin security mamaya, kasi yung security na Araneta. Pwedeng ganoon yung gagano. Yes, o kaya yung gagano sa tenga para. O kaya, lagyan na nila ng chok yung gilid ng hinihiga niya. Okay, we'll take a short break. And when we return, this is going to be a first. This is going to be a first on the bro show. This is going to be a first on the bro show. Coach Chard gets emotional. Gets really emotional. Watch out for that when the bro show returns. Hi. They say nothing in this world is free. And for the most part, that's true. But here at NMF Network, all shows are indeed 100% free. And as an added feature, you have the option to subscribe to all your favorite programs also at no charge. Why should you subscribe? By subscribing, you no longer have the hassle of delays when you stream the program. You also don't need to keep checking our site to see if your favorite programs are up because they'll automatically be uploaded to your device as soon as it's available. Here's how to do it. First, open iTunes. Your next step, hit the iTunes Store button. A search bar should open up as soon as you do that. Type New Media Factory in the search bar, and all your shows should open. Pick the show you like, or all the shows you like. And once that opens, hit the subscribe button. And that's it, you're in. All shows will now be automatically downloaded to your device. What do you think is ailing local football? Well, politics. Should athletes be endorsers? Yes, why not? Why did you refuse to be the Haskell's head coach countless times? I've been there, done that. Too much politics, like I said. Like I posted one time a few days ago, coaching is a thankless job. With what's happening with Michael Weiss, we talked about it already before, personally, one-on-one, and I said, it happens. And I said, you should know that because you worked also somewhere in other countries as well. There's no such thing as a permanent job in coaching, in any sport. Why do you say thankless? Well, you're only as good as the wins. And then that's it. Plus, of course, there are other factors like disrespect, honor, honesty, and all of this. Because you're just a coach, you're not the manager. You're not the association, you're not the institution. So you, as a coach, you're just an employee. So you're as good only as the wins that you have. Hi guys, it's me, Tita K. Tita K! Come and hang out on Live Love Lols. Let's talk about makeup, beauty. Hi, ganda. Who's that? We can talk about ugly too. Nah, just kidding. And of course, Donya Problems Galore. Yaya, ang spaceship, pake-on. Fashion, shopping. Oh my god, shopping! I love shopping! Ah! Food! We gotta talk about food. Anything and everything on cyberspace. Let's buy everything. We can talk about glamour and ubusan ng glamour. We fly Wednesday 6 to 7 p.m. only on nmfnetwork.tv. And now back to the bro show. Speaking of
championships also as we welcome you back to the Bro Show. Congratulations sa Germany. Oh yeah. Oh, Germany. Heil Germany. Oh, grabe, grabe. World Cup and well, okay, they wala tapos na World Cup because you know, hindi tayo magpupuyat. Ay, grabe yung sapuyatan dyan sa World Cup. But that was fun. That was fun. You know, you get you're up at 1 a.m., 3 a.m. and then you know, and how many of those people who stayed up for the World Cup actually didn't understand what they were watching? But it's fine. Okay din yun. Kasi that's what the World Cup is about. Yes, party. Party, yeah. Yeah. It's, and it's for everybody. Mm-hmm. Speaking of World Cup as a party, we want to do a shout out to our friends from Havaianas. Oh. And in Havaianas, you know, they, just like most of you, they love football. Mm-hmm. They have something special for football fans and for those who love the sport. So let's... can we show the, there you go, there's a poster. Wow. Brazil's well-loved flip-flops brand, Havaiana, spreads the football love this season with its limited edition Havaianas teams collection, a highlight of the world's great football nations of Brazil, France, Spain, Portugal, Germany, among other countries. Not only will you channel the pride of the sport and these nations, a percentage of sales from the Havaianas teams collection will go to Field of Hope, a Futcal advocacy project that is using football as a tool for social change and development for children affected by Typhoon Yolanda. Visit www.teamhavaianas.com and follow them on Facebook, Twitter, and Instagram to know more about Field of Hope and the Havaianas Teams collection and be united for hope with hashtag Team Havaianas. Yeah, and we have a video also in support of this great project. Let's play that. Oh, okay. In true support of football this season, Brazil's well-loved flip-flops brand, Havaianas, spreads the football love to our feet by coming out with a limited edition teams collection. A special set of flip-flop styles that celebrate football's greatest teams and enable football aficionados to pledge their allegiance to their favorite football team in true fashion. With a roster of 16 countries, this assortment features designs of the world's most iconic football national teams led by football powerhouse Brazil, Argentina, France, Netherlands, Germany, Italy, Spain, and Portugal, among others. Right. Mm. Oh, kailan natin, mga familiar yan, ha? Oh, si Pico. Oh, si Pico. Yes. Of course, si Coach Hans, nakita nyo kanina, oh, spearheading this project. There you go. It's just showing love for football to inspire support for the cause and help spread awareness for the advocacy. Wow, strong right? Women, ha? Oh. Yeah, just Freddy Gonzalez, Arman del Rosario, I saw them earlier. And part of the proceeds go to Field of Hope, helping kids rebuild their lives through the game of football. Yeah, the Havaianas Football Cup. So visit www.teamhavaianas.com for more information on the Field of Hope and the Havaianas Teams collection. There you go. Oh. There you go. Size 13 yan siguro, no? Yeah, meron. Oh, okay. Meron. Oh, meron. Size... kids. Di naman. Okay, thank you to our friends from Havaiana. Okay, going back to San Mig Coffee, alam nyo, I know my bros very well. Been working with them for years. Mm-hmm. And syempre, ako, I was talagang genuinely happy for them that they were able to accomplish the Grand Slam. In fact, Jason, I'm so happy for Jason kasi, first time champion sa PBA. Yeah. First time ba niya as a coach? Bakit player? Hindi siya nag-champion as a player. Hindi siya nag-champion as a player. So, in fact, I think Jason's ready. Ready na siya to talk about... Finally. Yeah, finally. To talk about, how he felt about winning the Grand Slam. Naman, no? Kasi okay, live from the Big Dome. Ano ba naman? Ano ba ito? Magsabi mo magtrabaho naman siya. Ano ba naman? Sayo yung OB van natin, oh. Libre na, nakalibre na nga siya. Di ba? 10 games. 10 games lang yan, ha? Ganyan na epekto kay Jason. 10 games. Alam mo, di niya kaya, eh. Ha? Parang di pa niya masyado ma-handle yung success, eh. Grabe naman, Jay. Tama na. Hindi na hangover yan, ha? Grabe. Promise, siguro baka by the third segment.
Sige. Magising na yan. Tatawag ako yung Araneta Security. Yes, yes, Papa, yes. Ano natin. Pagising na. But, okay, so we can't talk to Jason as of the moment. But I know that you bared your soul in an article, in a blog, yes, that you wrote. Gano'ng, yes, katagal mong sinulat to? Haba eh. It wasn't hard to write. No. Okay, it was posted on the Slam website, slamonlineph.com. There it is. Yeah, and I want to thank Slam PH, of course, Slam, for sharing my blog. Okay, and then how long did it? When did you write this? I wrote this last week lang. Siguro mga, so we won a championship on a Wednesday. I think I wrote this on a Saturday, finished on a Sunday. Wow, ganun lang. Yeah, yeah. Bakit? Why? Why did you write it? Kasi pwede naman din mo yung sulat. Minsan lang ako magsulat sa blog ko. Oh, kahit nung lalo na nung nasa Lasal ka, minsan ka lang daw magsulat. Minsan lang, no? If you check out my blog site, 3 articles pa lang yata yun doon for the longest time. Pero this was something I needed to write about. I felt that... Parang Jerry Maguire moment. Kailangan mo lang isulat talaga. Plus parang ang dami kong feelings, ang daming things running through my mind. Tapos, it's something that I needed to do para later on I can just look back and read it again. Uh-huh. Para to try and... Kasi right now, probably... Hindi mo masyadong naka-grand slam ka, no? But 10 years from now, 15 years from now, yung wala pa nakaka-grand slam na iba, or if there's another team na close to fulfilling that grand slam dream, pwede kong balikan eh. And I can just relive yung moment na yun. You know, and again, I'm moved every time nakikita ko to na ganyang emotional, kasi kadalasan plastic yan eh. So, pag emotional siya, dahil namumove ako. So, I picked some quotes from his very moving personal journal. It was a journal more than an article. And, sige, Pico, can we show the first quote? Okay. Oh, yeah. You wrote in your article that 1996, that year, was a leap of faith for you. Yeah. Why? That was the year that I entered the draft. Akala ko hindi na kasi ako magpi-PBA eh. Because 1990, I suffered an ACL injury. And then, nagpahinga ako for 5 years. I went to Sambuanga, I went to Basilan, nag-alaga ako ng manok. And then, wala na. And then, sabi ko, watching the TV then, yung mga kasama ko, kabo, kaya ko pa maglaro. Pero 1996, sabi ko, bahala na. I entered the PBL for 1 year, 95. Pa-draft ako na 96, sabi ko, I just wanted to have that experience. At least I tried, sabi ko. I'm just going to try. Ano connection with, kasi bumalik ka doon sa draft experience mo. Yeah. How is that connected to your Grand Slam experience? Well, kasi nga, as a player, I won championships. Okay? 2 championships. Ito nakakatawa na si Mang Jun na to. Mamaya pag-usapan rin natin yan. Pero, I won championships as a player, you know? One with Santa Lucia and one with Alaska. Pero, parang, yeah, everybody wins championships. Parang lahat naman ng players, sabihin, oh, nag-champion rin ako, ganyan, nag-champion rin ako. Pero walang tatak eh. Parang, I mean, for yourself, para sa sarili mo, matatandaan mo yun. Pero, para sa sarili mo lang yun, yung hindi mo talaga... Because you weren't like the star player. Oh, yes. Hindi ka naman wala. Finals MVP. No, wala. Pero I was part of it, pero... I was happy at during those moments, pero it's different yung na-accomplish namin yun na Grand Slam. So parang binalikan ko lang yun, parang kasi I just wanted to relive nga yung when I was still a player and I won championship as a player, and right now kung mababasa mo doon yung humble beginnings talaga, and parang never in my wildest dreams talaga na may isip ko or may imagine ko na makakasama ako sa Grand Slam team. Siguro minsan nga 2-3 mahirap, pero yung tatlong sunod, ay apat pa nga na sunod, pero ito Grand Slam pa, parang hindi kasama sa ano yun eh, sa wish. Grabe. Kahit hope, yung wish pala. Hope, oo, pero wish. Hindi. Wala. Man. So, you're basically saying that this Grand Slam championship is more special than, let's say, Santa Lucia's first championship in the PBA? Yes. You know? Yes, yes. Although, that was also special. Kasi nga, first championship ng franchise. Pero, not the Grand Slam. Itong Grand Slam was, you still talk about Crispa, you still talk about Alaska, San Miguel, you still talk about those teams.
And that happened decades ago, no? And nobody's talking about the Santa Lucia Championship anymore. Wala na, with all the championships Alaska's won, wala namang nag-uusap about the championship that they won with me. But ito, yung Grand Slam na to, I mean, people will be talking about it. 10 years from now, 20 years from now. And when they talk about it, I can say that I was there. I was part of it. And kaya yun ang, ano, yun ang, siguro one of the reasons rin kung ba't napasulat ako. Okay, next quote from the article. Let's show it. Okay, you said it was a decision that that would change your life forever. That was when sinabi sa'yo, I think it was over the phone, na Tim Cohn was coming in to join San Mig Coffee. Yes. Or be Mig pa at that time. Well, before that kasi, when I got the call that, ironically, I came from Rain or Shine as an assistant coach. Tapos, si George Gallant was named coach of BMEG, and then he took me in as an assistant. No? And then after that, I think a year after that, I got that call na ako raw magiging head coach ng BMEG. Interim. Yes. Oh. Kaya lang kinawang interim yun kasi I was still coaching Binild at that time. Ah, okay. So, ang sinabi ko sa kanila, I can't assume kagad kasi nagko-coach pa ako sa Binild. Kailangan magpaalam muna ako sa Binild. Sabi niya, sige, lagay natin muna dyan acting o interim acting. Sige. Tapos, so sabi, I thought that was my moment already sa career ko. Head coach na ako. Totoo na dapat yun. Dapat it was supposed to be you. Yes. It was your team. Yes. And you were it wasn't a temporary thing. No. Okay. As far as I was concerned, ako na raw yun. Bala, sabi ko pa nga ayoko. Sabi ko, not me dapat, or why me? Kasi ako yung pinaka-junior dun sa staff na yun. Kasi kakasali mo pa lang eh. Yes, kakasali ko pa lang. And you had Art De La Cruz, you had Coy Banal there also, Ray Evangelista. Ako yung pinaka-bagong salta eh. Tapos si George pa yung kumuha sa akin, tapos papalitan ko siya. Correct. Parang sama ako naman nun. So sabi ko, wag na ako, sila na lang. Hindi. Ikaw yung napili, ganyan. So, yun, I conducted practice for 2 weeks. Players were very welcoming na... And then, yun, 2 weeks yun. At 2 weeks after I was named coach, I got another call. Ay nga, sinabi na si Coach Tim Rao already agreed to be the head coach of San Mig. And, BMEG pa at that time. And then, sabi niya, sabi sa akin, introduce the following day. So, nasyak. Although, may mga chismis na nun. But you're just being very honest when you said, na-disappoint ka. Yes. Kasi, Philip, ready ka na. You were preparing yourself to be the coach. I didn't know if I was ready, but I was determined to do well. Sa akin lang yun, no? Pero, syempre, yung may mga chismis, and tapos sabi ko, Tim Cohn to. Syempre naman, wala naman. Although, syempre, I was just happy na okay pa rin si Coach Tim na ma-retain ako sa staff. And although I was disappointed, probably, kasi minsan sasabihin mo, may nangyari sa'yo na hindi maganda, yung pala, hindi mo alam, no? Blessing in disguise. Blessing in disguise pala talaga. Oh. Yun, yung ganun decision. So that decision changed my life because from then on, ito na. Nag-ano na nga yung journey namin. So wala kang panghihinayang na sana di nalang dumating si Coach Tim, ako na lang sana nag-coach nito all the way, ganun. Nung umpisa. Wow. Pero hindi. Pero sandali lang yung umpisa na yun. Sandali lang yun. Hindi naman ako ganun kakapal yung mukha ko eh. Ang dami ko natutunan eh. Di ba? So, I mean, siyempre, siguro, may magawa rin ako, no? Tsaka chance mo na rin, opportunity mo. But, you know, wala, looking back, talagang hindi. Na-accept ko naman kagad yun. Okay, next quote from that article. You said, what matters is not what happens to you, what happens... What matters most is not what happens to you, but what happens in you. Pala in yan. You. Okay, yeah. So may typo pala. So what happens in you. Yes, in you. In okay, you. What did you mean by that? Because, you know, things happen to people all the time. And, for example... When we face disappointments as a team, sa amin lahat yun, okay? Pero, it's not about what happens to us. You know, yung importante doon is how we reacted, what happens in us, how it affects us, and how we respond to that situation.
And I think yun ang isa sa mga na-realize namin na pinaka-importante, no? When something bad happens to you, you can't just parang magbabaong ka na lang or parang gi-give up ka na lang, okay? It, something is happening in you that can channel your inner strength, your resolve, ganyan. So, ang pinaka-importante, hindi yung mga events na nangyayari sa'yo eh. Pero yung events na nangyayari sa loob mo, how you react to it. So, yun ang ibig sabihin na, ko doon. And that's and one of the lines also that we discussed as a team through the course of our journey. Yan. Okay, the final quote that I got from the very moving journal. Let's show it now. Okay, which is very intriguing for me, and I'm sure for the rest of the league. Mm-hmm. Sabi mo, is the journey over? I don't think so. What did you mean by that? Because people will look at the Grand Slam at sabihin nila, ah, okay na, tapos na, naka Grand Slam na kayo. So what's petics next? Na, wala na, na oh. Di ba? Pero for us, hindi. Parang okay, this is not the end. This is just part of the journey. There is still, for us to move forward, there are still records to be broken. If we can win another one, that will be 5 straight. Parang six straight yung target eh. Yes, di ba? So those, tapos, kung mag-6 straight ka, why not go for another one? Yeah. Para isa pa, Grand Slam, no? So, parang, hindi naman sa nagyayabang kami or ako na kaya namin panalunin lahat yan, no? Hindi, kaya nga lang, for us, hindi ito yung ending. It's just we can still ride this. So ano yan? Walang yabang yun when you say that. Ang feeling nyo, it's just the beginning. Walang yabang yun. Yes, probably not really just the beginning, but we're in the middle of it. Middle, okay. Middle of it. Nasa sa amin na rin yun if we want to continue. And because of how we felt, ngayon na accomplish namin itong Grand Slam. Kaya sasabi ko, I don't think so, kasi we submitted to that process eh. And ngayon, parang we believe that yung process na yon can do wonders or for us. And if we once again believe and ride in that process, parang sky's the limit. Who knows? Oh. Who knows? Wow, bro. Bigat. Grabe. Ay, nako. Straight from the heart. Oo. Kaya, andali sulat eh. Kasi ano talaga, parang lumalabas talaga from within. Oh, it's just parang nagkakwento ko lang eh. And you know, something special deserves to be shared. Yeah. So parang ano lang, yung lang gusto ko ma-share sa well, thanks for sharing it, bro. Thank you, maraming, bro. Maraming natuwa sulit na yan. Okay. When we return, we'll take a short break. This is our special, may surprise tayo. Oh, okay. May surprise tayo for the... Baka sabihin nila, walang representative. Oh, hindi. Kasi, okay. So, of course, Richard talking on behalf of, you know, parang yung mindset ng coach and what it means to be part of a Grand Slam team. Pero, we also got another member of the team. Yes. Here on the Bro Show. Pero, surprise. Surprise muna yan. Okay. Papakilala namin when the Bro Show returns. And for the most part, that's true. But here at NMF Network, all shows are in. Subscribing, you no longer have the hassle of delays when you stream the program. You also don't need to keep checking our site to see if your favorite programs are up because they'll automatically be uploaded to your device as soon as it's available. Here's how to do it. First, open iTunes. Your next step, hit the iTunes Store button. A search bar should open up as soon as you do that. Type New Media Factory in the search bar, and all your shows should open. Pick the show you like, or all the shows you like. And once that opens, hit the subscribe button. And that's it, you're in. All shows will now be automatically downloaded to your device. I'm Chewy. I'm short, stubby, witty, Chewy. Like really, really crazy. Chewy is like me, less cuter, smells less better. Hi, my name is Nikki. How will I describe myself? Hi, Nikki. Push. My name is Joy Spring, and I'm very, very hyper. She's around a lot. Do I really have you?
Ryan for me is all about ourselves. Rockers, metal. Good vibes, like everything. Fashion, music, sports, lifestyle. I'm interested in you, pare. Why don't you find out? Start na yung podcast natin, ha? Talaga? Oo, pre. Kaya na pag-uusapan natin dun? Ayun, basketball, sapatos. Kadarin mo. Current events. Mga balita, pare. Mga makaka-relate yung mga macho yung sismoso. Pwede ba yung pag-usapan natin dun yung ano? Anak na dalaga ni Aling Basing? Uy, batang bata. Pwede. What do you think is ailing local football? Well, politics. Should athletes be endorsers? Yes, why not? Why did you refuse to be the Haskell's head coach countless times? I've been there, done that. Too much politics, like I said. Like I posted one time a few days ago, coaching is a thankless job. With what's happening with Michael Weiss, we talked about it already before, personally, one-on-one, and I said, it happens. And I said, you should know that because you worked also somewhere in other countries as well. There's no such thing as a permanent job in coaching, in any sport. Why do you say thankless? Well, you're only as good as the wins. And then that's it. Plus, of course, there are other factors like disrespect, honor, honesty, and all of this. Because you're just a coach, you're not the manager. You're not the association, you're not the institution. So you, as a coach, you're just an employee. So you're as good only as the wins that you have. And now back to the Bro Show. Yeah. Okay, welcome back to the Bro Show. As we said, may surprise tayo. Oh, syempre, hindi pwedeng wala. Diba? Hindi pwedeng wala. Dapat may representative dito. From the team. From the team. Maliban sa'yo. Oo. Oh. You know, and ito isa sa mga pinaka-popular personalities. Oh, yeah. I mean, I got like so many tweets. Oh, really? Yes. Mm-hmm. Kaya, I mean, talaga, this is just for you. Okay? Baka sabihin nyo, porkit patikim pa lang to ng Champs Night natin, ha? Pero hindi naman kami, ano? Hindi namin kayo... malulugi dito. Hindi kayo lulugihin dito sa Bro Show. Siyempre, okay. Kailangan. Yeah. Okay, so... Buti ka, naimbita natin to eh. Oo nga eh. Actually, buti nga, pumayag. Oo nga eh. Busy skin. Grabe, sobra. So, joining the Bro Show on our pre-Champs Night episode, one of the most prominent members of the San Mig Super Coffee Mixers, an invaluable part of their Grand Slam Championship, The one and the only Maning! What's up? Mani! Grabe. Oh, man. Digma? Sam, wow, look at you, ha? You look like you have... May sarili camera pa, oh. Mani! Digma, you look like you have... you're loaded, ha? Okay. You have plenty of... Grand Slam ko. Higo, kasi kita mo na, tacky, leather belt, collared shirt, oh ba? Shades pa, oh. Oo, mukhang loaded na loaded tayo, Digma. Oh. Grand Slam ko siya, Grand Slam eh. Yeah. Grand Slam. Grand Slam. Eh, tinanong nga siya, ano po pangalan niyo? Maning, just Maning. Ganun din eh. So, teka muna, bakit ba Maning ang ano mo? Ba't Maning ang palayaw mo? Yun ang tawag sa akin ng mga player ko siya. Sorry, Ningma, pili Ningma. Maning, Ningma. Ningma. Oh. Pero yung totoong pangalan mo? Manuel. Manuel. Alam mo, dami na talaga. Matagal nang nagre-request dito na mag-guest ka. Oh, matagal na. Diba? Oh, bago pa sumikat si Jun Sukat. Yun nga. Nauna na si Maning. Hindi ka ba nagsiselos kay Jun? Hindi, nagsuntukan. Hey, okay lang. Hindi, nagsuntukan kayo. Hindi, kasi inaadawan ka ng papel eh. Balita ka, nagsuntukan sila eh. Hindi, kumpare niyo yun eh. Pare kayo, pare kayo. Diba? Every time tawagin namin, sabi namin, Jun! Real! kumpare ka yan. Okay, so may importante trabaho ni Maning. Oo. Oh. Ano yung trabaho niya? To remind coach team. Na? To tell the players to. Who? Ano yung ginagawa mo? Stay low. Stay low. See the ball.
See the ball. See the ball. One stuff. Yeah. One stuff. Guard. Oh, one stuff lang ha. Hindi pa yung two stuff. One stuff lang. Go hard. Go hard. Go hard. Okay. But bakit hindi nagagalit sa'yo si Coach Tim kahit nandun ka na sa harap niya? Oo nga eh. Hindi ka ba sagabal doon? Nasanay na siguro sa akin kasi. Kasi gusto ko talaga na go hard eh. Na magising yung mga player. Tama. Ano ba, si Coach Tim nagalit kay Jun nung gumanon eh. Oh, sa sukat. Ikaw, ano ang reaction mo? Eh ako, nabigla lang din ako noon kasi biglang dumive eh. Ba't di mo pinigilan? Oo nga. Hawa ko kasi yung board na nakayoko ako noon, Coach, kasi pinunasan ko yung mga pag-abot ni Coach Tim sa akin. Pag ganun ko, doon ko na nakita, dumive siya. Oh. Kaya kasi yung sa baseline, yung funny ping, hinila ni Ping yung... Bakit hindi mo hinila? Pag si Coach Tim pa yung humila? Baka dalawa na kami doon kung lalapat din ako doon. Imagine mo na, technical foul. Nakausap mo naman yung kumpare mo, ano raw pumasok sa utak niya? Hindi din niya alam. Ah, hindi ko alam. Hindi ko alam, pinabigyan lang ako. Hindi, pinaulit mo pa eh. Pinaulit mo pa eh. Pero kinabahan ba si Jun? Nung nandun na doon yung bayad niya sa akin dyan. Ano na? Buti na, podcast na tayo. Ganon? Dito na doon. Ganun ba? Eh pero kung halimbawa ning minalas tayo, katinyari. Talo kayo 1 point. Ano tingin mo mangyayari kay 1 point? Hindi nakatingin rin ko kay Jun din eh, ko siguro eh, wag natin sisihin kasi eh, part of the game 'to eh, na dala lang siya sa emosyonal niya. Coach, by the way, di-referee din si Jun sa atin. Mm-hmm. Parang na nadala din siya doon sa pero atin niya. Pero kunyari talo tayo. One point. Kunyari, pretro si Egyptian nun. Oh, kunyari, talo kayo, one point. One point, talo kayo. Technical niya, nag-pretro yung kalaban eh. Di 1 point yun dahil sa technical niya. Eh, natalo tayo. Ano mangyayari? Sa CCC? Kumpare mo pa rin ba siya? Oh. Hindi na siya magpapakita eh. Alis na siya doon sa nag-out. Mag-iwan na lang siya ng note kay Coach. Susulatan na lang niya? Talaga? May sulat na lang sa Ronak. Iwan lang doon niya sa nais ko magpaalam sa inyo. Grabe. Ganun ba? Eh, ano na bang, ikaw, kita mo, mukhang big time ka na nung simula ka, di ba? Kasi, humble lang. Di ba? Humble lang, naka-shades ka. Humble lang. Sabi mo, saan ka natutulog dati? Bago yung, yung bago ka pa lang dito sa Maynila? Sa, Cuneta Astrodome. Oh, Cuneta Astrodome. Nakikitulog ka lang doon. Ha? Saan doon? Doon sa electrical room, doon sa gilid sa office ni Boss. Ah, ganun? Boss GCO. Oh. Ni Boss GCO. Oh, so, eh ngayon, saan ka na nakatira? Sa the fort na. Kita mo? The fort? Sabi ka nila, tagig eh. Ngayon na yung the fort na ngayon. Saan ba yung the fort? Tagig. Oh, kita mo? So, the fort din ngayon. Pero mo kanina sa'yo ko, Manny, saan ka buwi? Diyan lang, sa may tagig. Ngayon, tinanong mo. The fort. The fort na yan ngayon. Ibang klase na. Oo. Tapos, alam mo, kanina pa niya hinahanap si James. James. James siya. Oh, bakit? Oh. Bakit? Ano kailangan mo kay James? Anong may utang ba si James? Hindi. Ano yung bibilin mo? Yung Bispa. Kita mo? Kasi kabihit tayo si Manning ngayon. Oo, ibang klase. Oh, kanina pa yun. Naku, saan si Boss James? Sabi niya, bibili ako ng Bispa. Naku. Ibang klase. Kaya nakasidsan yun eh. Kasi hindi mo na... Pang Bispa na, no? Oo. Hindi, regalo niya sa akin. Regalo sa'yo, Bispa? Naregaluhan ka? Oo. Naku, tao, gandang mag-Bispa ngayon. Bumabagyo. Sakto yan. Oh, paano ano pa? Sa Cebu. Uuwi ka Cebu. Eh, uuwi muna ako sa Cebu kasi miss ko rin yung mga magulang ko tumawag din sa akin uwi daw muna sa dead, gusto lang daw makita ka ako. Kaya kahapon pumunta ako ng office San Miguel. Diskarte ako ng ticket. Wala ko na. Okay na, ticket na. Ganun lang pala. Ka, buti ka pa, meron. Ganun lang, pupunta ka lang doon, diskarte lang, ticket. Ganun, mabigyan ka lang. Sa lang, meron ganun. Ano pa? Oo, hindi ba nila sinabing padala mo na lang yung pera, ganun. Sabi ng magulang mo, hindi naman. Ikaw talaga gusto makita. Ako lang makita ko, so. Grabe, ha? Mamay, pag nakita, sana pinadala mo na lang. Pero alam mo to talaga, si Manning, very close yan sa mga players. Pag si Manning nagsalita, parang player na rin nagsalita yan. Ganon? Talaga nakikinig lahat, ha? Hindi, tsaka alam na niya kung paano mag-isip yung mga player namin. Oo. Kaya,
ito, kaya nga siya na kinuha natin, representative. Oh. Representative. In fact, because si Manning ang representative of all the players, pati si coach team. Oh. Lahat ng tanong na pinadala nyo through Twitter, siya sasagot. Sasagot. Sabi mo, kilala niya lahat ng player. Kilala niya, kabisado niya lahat ng player. Sige. So lahat ng tanong nyo for the player, siya sasagot. Siya sasagot. Oh, Manning will answer. Okay? Okay, start na tayo. Kumbaga, sige. Oh, kaya to. Sabi ni Manning, sasagutin niya lahat, di siya magsasabi ng di ko alam. Kailangan may isang... Oh, sige, sige, sige. Okay, from PJ Simone 8 all the way. PJ, may girlfriend po ba siya? Saan pwede mag-send ng resume? Oh, sagot. May girlfriend ba si PJ? Oh, meron yan dati, boss. Oh. Alam mo, I think ang alam ko, stewardess yun eh. Steward. Tapos. Sige, tuloy yan, pa lang. Oh. Hindi ko na rin alam kung anong situation nila ngayon. Ano pa nung communication nila ngayon. Chismoso talaga. Taas sa kalinipit. Pag napanood. Okay, from at Mayumi Heat. Will the mixers give me a signed jersey, yung may pirma, if I cook adobo? Mahilig ba sa adobo yung mga player? Oh, lahat ko sila. Chicken, mayilig. Adobo, barbecue. Ano? Adobong barbecue? Iba kayo. Uy, teka. Question muna kay Coach Jason. Ito si Jason, pasagutin natin. First conference, Grand Slam agad. Anong feeling na champion na may bonus pa? Jason, sagot. Answer. Pulog pa rin. Yan ang feeling. Manig ba di ba iniwan si Jason na lupasay doon sa tag? Yan dami kasi alak doon sa dugout eh. Oo. Okay. Grabe yun. Hanggang ngayon nandiyan pa rin. Bilang mo ilang araw na. Tsaka may dala sa Antonov. Hindi bigay ng team niya. Dala niya yan. Tsaka, hindi kasi yung mga champagne doon, malamang nasa bag niya. Ayaw niya ibuhos. Grabe. Isipi mo, doon sa kaliwang kamay, San Mig Light, sa kana, Antonov. Grabe. So, ganyan daw ang feeling. Mamaya, puntahan nyo naman. Yung ako. Gising ko. UAAP na eh. Noo nga eh. Si Coach Juno, kumukrois. Tsaka sabihin mo, mga bagyo na sa Paranaque. Tulog. Kumukrois si Coach Juno. Upasin si Jason, tulog lang yan. Okay, next. Next question. Okay. Oh, from Justin Garandang. Who will they unprotect in the dispersal draft? Sino ba yung ano? Sino yung mga hindi na yung hindi niyo nakasama sa draft dispersal draft? Sino bang ano? Si Ronnie Matias, Lester Alvarez. Si Ken Bono. Ken Bono. At saka si JR Kawaling. Ah, okay. Okay. From David Mantilla. Actually, ito si Matias, natatawa ako dyan eh. Nung una, akala ko baka torn. Oh. Kasi Rainer sign ko. Siya, mahal niya Rainer sign, di ba? Oh. So, akala ko baka, alam mo yun yung pang parang masaya na malungkot, di ba? Uh-huh. Nakita ko sa dagat, woo! Loko to si Matias. Akala ko parang medyo malungkot pa ito. Rainer sign yung nataan. Mukhang masaya siya. Okay. Okay, from David Mantilla. Sino ang pinakakwela sa team? Yeah. Sino ang pinaka-comediante sa team? Si Ken Bono. Si Bono? Ken Bono. Ken Bono? Parang hindi, no? yung ang pinaka-comediante sa team. Ah, talaga? Oo, si Ken Bono. Okay. Ken Bono. Okay. From Harry ng Tondo. Oh, si Combantron. Which is more difficult opponent? Talk and text or rain or shine? English ang tanong. Who is the most more difficult opponent? Talk and text or rain or shine? Tocantex. Why? Tocantex. Bakit Tocantex? Why? Bakit? Because big lineup. Big lineup? Yeah. What else? And then a very popular team din. Popular. Oh, tama naman ah. Oh, tama. Okay. Itong magandang tanong. From Jess De Leon. Para kay Alvin Patrimonio. Okay. Bati na ba kayo ni Jolas? Nino? Pa-Jolas. Jolas? Magagalit ba sila? Ano ko? Bati ba sila ni Jolas? Pagkakala mo? I don't know kung sino. You don't know? No, yeah. You should know. Alamin mo, ha? Okay, from Adrian. Sino mas guwapo? Jerwin Gaco or Chris Ellis?
Jerwin. Ayan. Gagayin sa yung mga... Jerwin, Jerwin. Gagayin sa yung mga... Ellie sa kanya eh. Gako na. Ito, 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 ito. Okay, from Akire Estrellado. Did Maning repair the Grand Slam trophy? Ano kasi nasira ning, ikaw yata nagsira ning eh. Bakit nasira? Bakit nasira yung trophy? Doon yung pagbuhos ng tubig kay Coach, nakita ko nalang balena eh. Oh. Ah, doon pala sa court. Sa court, oh. Sino nagbali nun? Hindi ko nalang, nasa daming ano kasi ito, tao doon, coach niya. Inayos mo na? Oh, na ano, naayos na, na-prepared na coach. Ugas kamay ah, sige. From, at Cutie Girl 7710, is it true that there will be a grand victory party for the fans on September 10? Totoo ba yun? September 10? Available ka ba nun? Oh. Yeah, it's okay, no problem. Pero ba totoo ba yun, September 10? Alam ko meron after, ano, after, pag nag-resume na kami ng practice, doon na lang si schedule yung, kasi, remember, no? Even nung championship last conference, wala kaming victory party talaga. Kasi dikit na dikit. Kasi sobrang dikit. So we had to prepare kagad para sa conference ito. So ngayon, talagang aayusin na nila. Ayaw naman nilang madaliin rin. Correct. Dahil may mga personalities yung sa team namin na nakaalis na. So kailangan kompleto lahat at one grand party na lang yan. So we will keep you informed. From at Simply Jess 008. Kung si Jolas kaya mapunta sa Ginebra. Ang daming fan si Jolas. Eh. No, parang Jabo versus Fernandez dati. Kasi si Alvin nasa San Mig. Mm. Ano masaya mo doon? Jolas sa Ginebra. Matanong kayo maningin. No? Oh, tsaka si Jolas sa Meralco na eh. Ah, ganun ba? Oh, assistant coach siya. Eh. Okay. So, di na pwede. Ba, yeah, Meralco ba? O, I think either Meralco or NLEX. Okay. Basta, ano na, PLDT group. Oh. Okay, from Achelo 1014. Again, English money, okay? They say only a special group of players win the Grand Slam. Tagalog dito. Ano meron ang mixers that made them special? Yan. Bakit special ang San Mig Coffee? Bakit special? Buhay belo lang. Huwag ka na kumontra dyan buhay belo si Maning eh. Okay. Sige, sige Maning, kaya mo yan. Bakit special ang team ng San Mig Coffee para sa'yo? Una-una eh, mga players namin talaga, puro lahat lang mabait. Mm. Mabait sila, coach. Maunawain din sila. Bakit maunawain? Paano maunawain? Bakit? Eh, may panalo namin, may ano kami. Ano meron? For the boys. Yung pala ibig sabihin. Hindi, nakailang championship ka na? I think, anim na, coach. Anim? So, ilan... Anim, bago pumasok si Coach Tim, isa pa lang. Kay Coach Ryan, nabutan ko pa kay Coach Ryan. Oh. Okay. So, anong diferensya nung team dati? Tsaka yung team natin ngayon. Bakit to special? Hados palias naman, parehas lang naman din, Coach. Kay, puro rin discipline yung kay Coach Ryan noon eh. Oh. Mm. Pati yung mga players, lalo na kay Coach Tim ngayon. Mm. Halos parehas lang naman. Parehas lang? Oh, parehas lang. Okay. From Jacqueline Marie. For Ian Sangalang, may girlfriend na po ba siya ngayon? Hmm, sagot. Hindi ko pa rin alam. Hindi mo alam. Kala ko ba alam mo lahat yun? Dikit ka dapat sa mga player. Para mas malaki yung, ano, for the boys. For the boys. Oh, for Ronnie Mateas. Ano pakiramdam ng natalo mo yung dati mong team? Sabi niya, woo! Pero si Ronnie, very weird situation kasi nga, kalaban nyo, Rainer siya. Yun. Yeah. Malapit sa puso niya, Rainer siya. Pero mas malapit sa puso niya yung pamilya niya. Diba? Yung bonus niya, hindi, siyempre. O, dyan na kayo. Hula naman. Tama. Ito, Maning, kailangan sabutin. At from at It's Me, Joanne 18. Ask ko lang, may possibility ba na ilipat si Coach Tim Cohn sa Ginebra? Tanong yan, Hindi ko alam, Coach. Hindi ko alam. Anong gagawin mo pag nalipat si Coach Tim sa Ginebra? I don't know. Hindi ko pa alam. Wala ako. No comment ako dyan. Ito. Sa tingin mo ba? Kung hindi pumasok si Coach Tim sa atin at natuloy ako mag-coach, pwede. Baka Grand Slam pa rin tayo? Pwede. Malamang. Coach Bakit? Richard. Bakit? Kasi, pag sinabi niyang hindi, maglalakad siya pa uwi. So, open siya sa'yo eh.
Tapos, ano sinabi ko? Pag ako nag-head coach, maning, ano ka? Trainer. Yeah. From at makasakto, makasatako. Ano to? Makasatako. What do you think of James Yap's performance in the series? Bog J, Big J, Boss. Bog James. Boss James. Grabe si James ah. Ano sabi mo? 29 points. Crucial yan pag championship talaga, final. Mm. Talagang gagawa ng paraan yan. Nagugulat ka ba pag si James gumagawa ng gano'n? Di alam ko na eh, pag minasahe ko yan siya, pag sinasabi ako sa kanya, Boss James, lilipad ka na boss, kasi kailangan natin. Mamaya, titignan mo ako mamaya, lilipad na ako mamaya. Gano'n. Sabi niya. From Lauren Stanhoco, do they practice the patented one-handers? Kasi kayo lang yung gano'n eh. Is it a requirement? Ano ba yun? Yung one-hand shot? Oo, wala natin. Ping, Baroks, PJ, James. Yeah. Pinapractice talaga yan. May mga drills kami na gano'n yung talaga yung tira. Ngayon, si Ian Justin Melton, hindi pa siya magaling sa gano'n eh. Gusto niyo matuto. Yung pinapractice. Okay. Pinapractice talaga yan. Tapos bibigyan na naman ng tips sila Baroks. Si James talaga malaki kamay. Malaki kamay, haba. Oo, di ba? Siya pinakamalaking kamay sa team, di ba? Ganun. Paano? Nagano'ng haba. Haba. Oo. Kaya bola, kayang-kaya niya i-drawing nila yung bola. Si Maning, nagbabasketball ka rin, di ba? Oo, wala naman ko. Kung halimbawa player ka, sino sa tingin mo yung pinakamalapit sa laro mo? Si ano tarda, si Parker. Sino? Parker. Sino? Ano? Ano? Rob Parker. Rob Parker. Sino? Rob Parker, report. Yung sa ano? Sa saan team yon? Sino Parker? Parker ano? Sa Spurs. Seryoso ka? Ning, ano ba yung wine ba na nasa dugout hanggang ngayon? Hanggang ngayon eh. may tama pa ata ito eh. Parker, bakit Parker? Di, point guard ako kasi. Oh. Pwede ako mag-dos, pwede mag-ono, pwede ako mag-singko. Aba! Point guard na pwede mag-singko ha? Eh, pwede sumingko. Oo, grabe. Kaya pala amoy chiko pa itong si Maning eh. May speaker, amoy chiko, check na lang. Jason, gising na. Jason! Wala na talaga pag-asa. Wala na talaga. Wala na. Ay, nako. Oo. Wala. hindi gumagalaw eh. May pag, ano to, may stiff neck na to. Wala na. Hindi, tapos ito ha, dumiretso ka dyan sa Araneta. Oh, gigising ko na yan. Ano kaya, alam mo, ano, amoy chiko pa ba yan? Ano kaya amoy na yan? Ay, wala na. Halo-halo na yan. Iba na, mga may ipis-ipis na rin. Si Manong Derek, humorokis eh. Dindo, gisingin mo nga yan. Grabe. Oh, last question, para kay Maning. From Ron Guerrero, ano ang pakiramdam na part ka ng history ng PBA? Oh, ano yan? Gandang tanong yan. Excited. Happy. Excited. Oh, yeah. Ano pa? Wala na? Okay, alam ko. Okay, message mo para sa, naku, napakadaming San Mig Coffee fans. Ayan, yung camera mo. Sabi mo sila, pasalamat ka, sabi mo bakit mahalaga yung suporta nila. Okay. Anong una, pasalamat ko sa buong fans ng San Mig Coffee Mixers. Walang sawang sumuporta sa inyo lahat. Thank you very much sa inyo lahat sa suporta niyo sa team namin. Thanks and God bless you all. Sa Cebu. Lalo na dyan Cebu, ma. Bisaya. Huli ko dyan, karong Bernice Pon. Kita ta dyan, tanang tapok ta dyan itong tanang pamilya. Itong mga pinsan, mga pamangkin ko lahat sa Balay Tatanan. Magpa-order tayo sa Kalitsun. Naba? Kalitsun, ha? Pa-order na ba? English. Kasi international tayo. Ano, no. Maning? English. Worldwide. First worldwide. Of all, like to thanks God and thanks all and God bless you all. Nice. Galing. Susunod, sama mo naman si John. Oh, John Real. Okay. Yung kumpare kasi, ko eh. Parang masyadong sikat na kasi yun eh. Masikat na sa iyo eh. Kaya nga eh. Pero mo, nag-guest pa sa TV eh. Seryoso, hindi ka nagsiselos kay John Sukan. Wala. Mas maganda nga eh. Para dalawa kami. Nah.
Ang dalawa na kayo ngayon. Malayo, pwede na magka-podcast tong dalawa na to. Pwede, pwede yan. Pwede. Podcast. Bale, sa susunod na ano natin, na buuin natin yung mga ibang request ng ating mga viewers, yung mga players. No, we'll bring the players, we'll bring Coach Tim. Kasi sa, yeah. Asan si Coach Tim ngayon? Sa Vegas. He's in Vegas. Oh. Okay. So, again, this is just our pre-champs night. Yes, kasi ayaw naman namin ano, patagalin eh. No? Kasi, alam ko, marami na nagre-request sa inyo. Kaya nga lang, gusto namin na ma-kompleto rin yung mga players na nare-request nyo. So, ito installment lang. Yeah. Installment lang yan. So, ano lang, huwag kayo mainip. Oh, ikaw, message. Final message. Ako, well, of course, thank you very much. Alam nyo, yung mga fans ng San Mig Coffee, grabe, even sa Ronax Gym, sa practice namin, talagang ang dami. Nakita ko yun, yung picture before Game 5, grabe ibang yun. Klase, ang dami nila. Tapos talagang ang aga nila pumunta doon. Talaga nagtitiis rin sila, no, kakahintay, no. And gusto ko lang sabihin na, you know, sa kahit ano, kahit anong structure, kahit anong building, no, kahit gaano kaganda mo tingnan yan, ang tibay niyan is nasa pundasyon. And kayo po yung fans, kayo po yung pundasyon ng team namin. And although minsan nga sa ganda nangyayari, hindi kayo masyado nakikita, pero kayo yung pinaka-importanting parte niyan. Yun ang ng tagumpay ng success ng San Mig Coffee. Kayo po ng mga hindi ng mga fans eh, talagang supporters lang talaga. And maraming salamat po sa inyo. Masaya kami na napasaya rin namin kayo. So thank you very much. Okay. Congratulations. Thank you. Kahit yung mga Pure Foods fans pa dati. Yes, so Pure Foods fans. Grabe, talaga. No? Lahat. Congratulations, Maning. Thank you. Congratulations. So thank you. Char. Thank you. Congratulations, Jason. Jason, congrats. Congrats talaga sa'yo. Oo, oh, talaga. Sana. Oh, sana by next week. Eh. Magising ka na. Sarap nung higa eh. Talagang wasak eh. Ning, magdala ka na rin ng ambulansya pagpunta mo sa Araneta ha. Just in case. Thank you, bros. And we're so happy to be back. And ito na, every week na tayo. Yeah, so, yeah. Thanks for watching. We'll see you next week, bros! Bro. The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised.